Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maihatid ang tulong na nararapat para sa mga apektado ng Bagyong Christine. May balitang pambansa si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Alvin. Ace, magandang umaga. Desidido at gagawin ang pamahalaan ng lahat para ma-preposition at maihatid ang kakailanganin tulong para sa mga apektado ng Super Typhoon Christine. Itong pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagtitiyak na makakarating ang pangangailangan ng mga sinilanta ng bagyo. Para sa Pangulo, kailangang maipagkaloob ang serbisyo sa mga kababayan nating dumaranas ngayon ng lupit ni Christine habang dapat ding masiguro ang kanilang kaligtasan. Paniniguro ng punong ekutibo na kumikilos ang lahat ng concerned government agencies upang maipaabot at maiparating ang tulong sa mga sinasalanta. We are doing everything we can to get assistance pre-positioned. That's always the key. Get the people evacuated properly. Get our goods and equipment pre-positioned as close as possible without them having the risk of damage. Para malapit na sila doon sa area na kailangan nilang servisan. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na matatag ang national stockpile goods na balik na sa 2 milyon. Nakakalat na niya ang kailangang stockpile sa mga apektadong area gaya ng Region 1 ayon sa Kalihim ay mayroong 93,000 stockpiles, 109,000 sa Region 2, 170,000 naman sa Region 3 at 101,000 na family food packs sa Region 4B. Nakapagsimula na niya silang magsagawa ng distribusyon para sa mga nangangailangan ng tulong. So as of yesterday, Mr. President, we started distributing already and we continue to distribute. Okay. Now we're already in the replenishment stage. Our Pasay hub is running at 20,000 a day so that when the stockpiles of these offices go down, we can keep on sending them. Samantala ay inatasan din ng Pangulo si Secretary Gatchalian na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa MMDA para sa kinakailangang water purifier. Hindi kasi inaalis ng Pangulo na maging kritikal ang sitwasyon sa inuming tubig sa mga apektadong areas ng bagyo. Ang iniwasan niya kasi dito ay ang tamaan ng sakit, ang pamilyang nadamay sa lupit ng kalamidad at nawala ng akses sa malinis na maiinom na tubig. Because again, we're going to run into that situation where water supply is the critical. Baka magkasakit na yung sila, mga tao sa water supply. Kung pag-uusapan naman ay lawak ng epekto ng Bagyong Christine, sinabi ng Pangulo na sa ngayon ay isa sa tinututukan ng pamahalaan ay ang Region 5 o ang Bicol Region. Mula sa Malacanang, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.